ipon ko sa mga nag-request ng Tagalog version ng aking onion si Belle. Ayan na, so kung hindi pa nakakaalam, just watch. Naranasan nyo na ba? Nakabuhian kayo ng isang tao. Yung kahit hindi mo naman close, eh, parang sobrang bigat ng loob niya sa'yo. Yung tipong nai-imbira siya tuwing nakikita ka, kahit wala ka namang sinasabi or ginagawa laban sa kanya. O di kaya ay naranasan mo na din ba nasiraan ka? Yung tipong wala na siyang ibang ginawa, kundi sirain ang reputasyon mo, gawan ka ng kwento, para lang mapasama ka? May maliligaw ka ba na napakasugid? Ayaw kang tigilan sa pamumulit kahit ilang beses mo na siya nireject? Ikaw ba ay nakakaranas ng pang-aabuso at pananakit mula sa taong mahal na mahal mo at hindi mo kaya ipagpalit? Yung pang-aabuso na may kasamang panlalait, pang-aabuso verbal or physical, itong ganitong experience na ito, it could be from anyone around us, di ba? This could be your workmate, your classmate, your neighbor, your friend. In your whole lifetime, pwede may isa, dalawa, tatlo, mga ganyang klaseng tao na talagang may encounter mo. Yung bang ayaw pa nila maging masaya, yung ayaw pa nilang makita umaasenso, meron naman talaga mga taong ganun, di ba? So, paano nga ba natin maiiwasan ang mga taong ganito? Pwede ba natin silang iwasan? May pwede ba tayong gawin para tayo ay kanilang layuan? Aba, meron tayong pwedeng gawin para kusa na silang lumayo sa ating landas. At least sanin na talaga tayo ng tuluyan. Pwede natin gawin to sa mga taong pang-abuso. Like an abusive partner, could be asawa mo, karelasyon mo lang, or kapamilya mo, di ba? Pwede rin natin gawin to sa persuasive suitor. Yung makailang base mo ng binastede, hadla, nandiyan pa rin siya, talagang ayaw kang tantanan sa panliligaw, di ba? Pwede rin natin gawin to sa mga chismosang kapitbahay, chismosang mga kaopisina, chismosang classmate mo, o di ba? Pwede natin gawin to sa mga matatabil na bibig, sa mga mapanirang tao. Meron ka bang anak na binubuli ng kaklase niya? Yung kapatid mo ba ay binubuli ng workmate niya? Pwede natin gawin to in behalf of our loved ones. Pwede mo din gawin to para mailayo sa masamang impluensya ang anak mo, kapatid mo, o kung sino man na malapit sa buhay mo. Ang gagawin natin ay isang ritual. Ito ay kilala bilang onion spell. Kilala bilang ritual laban sa kaaway. Ganon. Well, not literally kaaway, diba? So, sa mga mapakabusong tao, ganon. Itong ritual na ito ay simpleng pagnanais na kusang lumayo. Magpakalayo-layo ang abusadong tao na ito. At kailanman hindi na magbabalik pa sa buhay mo. Ito ay gagawin natin para mawala ng mga negative thoughts, negative feelings, alam mo yon, para kumalma ka na din, para maging kampante ka na din. Papasok ka ng eskwelahan, papasok ka ng trabaho, diba? Pero kaibigan, ito ay hindi ritual ha, upang isumpa mo, or kamuhian mo, or mag-wish ka, or mag-curse ka, anything bad about this person, hindi po. Iulit ko, ang ritual na ito ay para lamang iwasan ka, lubayan ka ng mga mapang-abusong tao nito. Ang effect kasi nito, magtataka ka na lang, ililipat na pala sa kabilang branch itong tao na ito, so hindi mo siya makikita, or magtataka ka na lang na, ah, lilipat na pala sila ng apartment. Pwede lumipat na siya ng school, di ba? So, yun yung mga hindi mo inaasahan mga pangyayari. Ganun po yung magiging result ng ritual na ito. Makalayo-layo na nga sila sa landas mo. So, ano nga ba ang mga kailangan natin para magawa natin ang ritual na ito? Siyempre, kailangan mong ihanda, unang-una, sibuyas, asin, paminta, papel, ballpen, plastic. Yan ang kailangan mong ihanda. Pinaka-importante, kailangan mong magkaroon ng happy thoughts. Kasi syempre, ang i-wish mo, yung lalayo na sila sa'yo, so magiging masaya ka na. Pangalawa, kailangan mong visualize na itong taong ito ay forever nang mawawala sa landas mo. Lulumayan ka na, wala ka na magiging problema, wala nang maninira sa'yo, wala nang mananakit sa'yo. Kailangan mong i-visualize na wala na talaga siya sa buhay mo. Isa din sa pinaka-importante ay
feel the release. I-release mo yung, ay, salamat, wala ka na sa buhay ko. Yung ganun na feeling. So, kailangan mo ihanda yung sarili mo na gawin mo yung mga ito. Dahil kasama to sa ritual na gagawin mo. Very important. You have to feel the release. Yun bang, salamat at wala ka na sa buhay ko. Salamat at hindi mo na ako magagambala. Salamat ng marami. At ikay magpakalayo-layo na. Parang ganun. And, of course, kailangan mo i-forget. You have to learn to forgive and forget. You have to forget about these people. Pagkatapos mong gawin yung ritual na ito, ay huwag mo nang i-entertain. Not even slip of a memory sa iyong isipan na, ay, asan na kaya yung si ano, Procopio? Asan pa yung si Procopia? Ay, hindi ko na siya nakikita. Huwag ganon. After you feel the release, you have to forget about these people. Kalimutan mo na sila as if hindi nangyayari yung mga pang-aabuso, paninira, pang-mutya sa buhay mo. Okay, so forget about it. So, ito na yung mga kailangan natin. Siyempre, unang-una ay kailangan natin ng onion. Actually, kung magtatanong kayo kung anong klaseng sibuyas, kahit anong sibuyas ay po pwede po. So, kung ano yung meron ako, yun na lang din ang gagamitin ko. So, if you will notice, yung onion, I just cut it halfway through. Hindi siya tuloy-tuloy, okay? So, yung pwede lang natin insert yung papel mamaya. So, bakit onion? Bakit nga ba? Kasi, ang onion ay matagal nang ginagamit for magical uses. Ilan sa mga gamit nito ay ginagamit nila to for protection, for banishing negative influences, for ending bad habits. Ayan, ginagamit nila to sa orasyon nila. So, kailangan natin ng onion. Next, pepper. Ang pepper ay talaga naman kilala na din na ginagamit nila for banishing evil spirits. Ganun na din ang pag-drive away ng mga jealous people, malicious people, yung mga family disruptive people. Ayan, ito yung ginagamit nila pag gumagawa sila ng mga rituals in the olden times. Salt. Ang salt kasi ay talaga namang matagal na at sikat na na ginagamit for protection, for cleansing. So, di ba ito nga yung ginagamit nila sa feng shui o di ba sa feng shui. So, salt naman talaga ang numero unong ginagamit to drive away negative energies. For healing and for banishing spells na din. Then we have the paper. Yung paper, talaga sinadya kong maging pabilog siya. So pag sinuot ko yung pangalan dyan, ay pwede ko siyang insert dito. Sukat mismo ng onion. So gusto ko lang siyang pabilog. So any shape, any paper will do. Depende na po sa inyo yon. Of course, pen, nagagamitin nyo sa pagsulat ng pangalan kung sino man ang gusto ninyong i-banish away from your life. Kailangan din natin ng plastic. Dahil pag natapos natin yung ritual, ay babalutin natin sa plastic yung ating sibuyas. Okay, so umpisa na natin. Handa na ba kayo? Breathe in. Breathe out. You need to feel good. Kailangan maganda yung pakiramdam natin. Importante, you have to feel good dito sa gagawin mo. Kailangan handa ka emotionally and mentally. Kung handa ka na, kunin mo ang sibuyas. At yung papel kung saan mo sinulat yung pangalan or mga pangalan na mga taong gusto mong mawala na sa iyong landas. So, ang gagawin mo lamang ay insert mo yung papel doon sa gitna. Just like that. Pag na-insert mo ng papel, focus, kailangan mong isipin how good it feels na mawala na sila sa iyong buhay, how good it feels na wala na maninira sa iyo, how good it feels na wala nang mananakit sa'yo, mga abuso, mga chichismis sa'yo. You have to feel good about it. Isipin mo na lang na mapunta na sila wherever they deserve to be. Tuloy mo lang yung visualization mo na mawawala na sila sa landas mo. Whenever you're ready, ilagay na natin ang salt. Just maintain the visualization. Feel good about what you're doing. Kuskus mo mabuti. Thinking na, oh, malis ka na sa aking buhay. Lubayan mo na ako. And then next, ilagay natin ang pepper. It feels good na mawala ka na sa buhay ko. Think about gaano kaganda ang buhay nang walang nanggugulot na ninira sa'yo. Gaano kaganda ang buhay na walang nananakit sa'yo. Napatuloy ka na lang magsipag at gumawa ng mabuti. So then, gawin ulit, ikuskus ulit, at isipin na
Tuluyan na talagang mawawala sa landas mo ang taong ito. Idiin mo, ipitin mo ang onion at isipin mo mabuti. Bago mo sabihin ang iyong spell, isipin mo at ihanda mo ang iyong puso at isipan na mawawala na ang mga taong ito sa landas mo. Kung handa ka na, saka mo gawin ang iyong spell o ang iyong ritual. Sasabihin mo lang at iisipin mo lang as I squeeze you habang ikaw ay iniipit ko. So ikaw din ay titigil na sa pagkakalat at pagsasalita ng mga anumang masasama laban sa akin. Ikaw ay titigil na, titikom na, at ikaw ay titigil sa pananakit sa akin. Ikaw ay magpakalayo-layo saan ka man nababagay. Huwag mo na akong gambalain pa. Huwag mo na akong saktan pa. At huwag mo na akong siraan pa. Huwag mo na ulit akong gagambalain pa. Kahit minsan pa. Umalis ka na. Magpakalayo-layo ka na. Umalis ka na. At huwag nang babalik pa. Umalis ka na at magpakalayo-layo ka na. O kaysa yan ang buhay. Nawala ka sa piling ko, sa tabi ko, sa mundo ko, sa buhay ko. O kay sarap ng pakiramdam, nawala ka na dito sa paligid ko, sa tabi ko, sa isipan ko at sa damdamin ko. Ang sarap mamuhay nang wala ka. At malaya ko nang magagawa ang mga kabutihan at ang pag-asenso sa buhay ko nang wala ka. O kay saya ng buhay. Ano man ang gusto mong sabihin sa tao na gusto mong mawala sa landas mo ay sabihin mo sa sibuyas na hawak mo. Kausapin mo na parang kinakausap mo yung tao nung lumayo na siya ng tuluyan sa'yo. Kung tapos ka na sa pagsabi ng spell mo at lahat ng wish mo, just feel the release. Release happy thoughts na wala na siya. Visualize na hindi mo na siya makikita ever. And forget about these people. Kung tapos ka na sa iyong spell, kunin ang plastic at ilagay mo yung onion. Ingatan mo lang na hindi siya maghihiwalay. Make sure talo mo siya ng mahigpit. Ayan, yung walang hangin ha. As close to the onion as possible. Ayan. So, ayan, ganyan na kasikip. Itali na natin. Okay. So, ang susunod na gagawin mo ay itatapon mo na ito sa garbage, sa basurahan, sa labas. So, habang itatapon mo to, ihahagis mo na siya. Ay isipin mo, feel good. You have to feel good na mawawala na siya sa buhay mo. You have to visualize. Umalis ka na habang tinatapon mo siya. Feel the release nung itatapon mo na siya. Hindi ka na magagambala pa. Once na itapon mo na siya, forget about them. Ituloy mo ang pagkalimot sa kanila. Kung hindi mo naman maiwasan, minimize the contact. Syempre, hindi naman mangyayari agad-agad ang paglalayo nila, no? So, kung nasa opisina man, classmate mo man, kapitbahay mo man, so you just have to minimize the contact. Do not talk to them or speak to them. Huwag silang kakausapin, huwag mong i-entertain. Iwasan mo na sila ng tuluyan. Just simply ignore and let go. Kasi wala namang immediate way na mawawala talaga agad-agad itong tao na to. Sa mga nag-comment doon sa aking naunang video, which is the onion spell, goodbye kaaway na video, marami po ang nag-comment doon, nag-private message na din, na talaga namang umepekto sa kanila yung paggawa nila. And nag-request sila na gawing Tagalog, kaya Tagalog ngayon itong version na to. Ayan, o diba? Nobody's hurt. So, hindi mo kailangan manakit pa. Hindi mo kailangan tapatan yung mga masasamang ginagawa nila sa'yo. So, you can do this silently, on your own, in your own privacy. O diba? No cursing, no wishing of anything bad. So, just plain, clean wish na mawala na sila sa iyong landas. Yun lang yun. So, tuloy lang tayo sa pagtatrabaho, guys. Tuloy lang tayo sa pakikitungo na maayos sa ating mga kapwa. Tuloy lang ang pagbibigay ng 101% sa ating pagtatrabaho. Dahil yun naman talaga ang importante, di ba? Itong video na ito ay dedicated sa mga nagre-request na gumawa ako ng Tagalog version ng Goodbye Kaaway. So, ito na yun, guys. Sana makatulong ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagtangkilik. Thank you so much. Stay safe po. Bye-bye. Bye-bye.